May mga taong biniyayaan ang talentong makapagpasaya ng madla gaya ng mga komedyante. Ngunit madalas, sa likod ng kanilang mga pagpapatawa, ngiti at halakhak, ay may malalim na kalungkutang nagkukubli. Ngayong gabi, makiiyak at makitawa tayo mga kapamilya sa pagbabalik-tanaw sa mga kabiguan at tagumpay sa buhay ng komedyanteng si Brian Roy Tagaraw o mas kilala natin sa pangalang Brenda Mage ng It's Showtime's Miss Q&A. Siyempre, di nun lang mag-split ng ganyan, no? Get! Ouch! Oh, yun ang pelgawa yung magpinsan. Eto kasi pa, inaasar akong bayot. Hoy, hindi ko pinalaking bayot si Brian, ha? Kaya ako nga pinatrabaho dito sa trasawan yan, eh. Sige, magtrabaho na kayo. Dear Charo, bata pa lang ako, tanggap ko na ang aking destiny. Pinalaki ako ni Julian Santos at Claudine Barreto para maging best actress. Kayong mga tagalupa, hindi na kayo nakontento sa biyaya ng dagat. Pinasabog at sinira niyo pa ang aming mga tahanan. Manda kayo, matitikman niyo ang bangis ng paghihiganti ng buong sangkaragatan! Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Hindi ba sabi sa'yo maglinis ka ng koral ng baboy? Opo pa, nagpapahinga lang po ako. Pahinga? O pagkatapos noon, samahan mo mama mo mamalengke sa bayan. Opo. Iya, kain ka. Inihaw namin yung alaga naming manok. Ah, sige po. Kakain ko lang din po. Ito po pala ube. Ginawa po namin ni nanay. Wow, may dessert kami agad ah. Thank you ah. You're welcome. Buti na lang nagustuhan mo. Hindi bale. Pag kulang pa po yan, magdadala pa po ako dito. Salamat ha. Sige po. Alis na rin po ako. Merry Christmas po ulit. Merry Christmas. Merry Christmas, Brian. Merry Christmas. Girlfriend mo ba si Maylene? Hindi ah, ma. Ang babata niyo pa, ha? Iyan mo na, sita. Ganyan din naman tayo ng kabataan natin, eh. Tsaka talaga yung mga brush ko, lakitin ng mga babae. Di ba, Gong? Oo. Oh, paano ba? Sige. Magandang umaga.
umaga po, kunin lang po sana namin yung sobre para po sa solicitation sa darating na piyesta. Sandali lang, kukunin ko yung sobre. Sige po, thank you po. Ba't mo naman naisipang mag-solicit para sa piyesta? Kasi naman, sa bahay namin, ang lungkot-lungkot yung may okasyon. Tapos ito pang barangay natin, walang kaganap-kanap, walang gustong mag-asikaso. Kaya naisip ko, ako na lang. Bakit ayaw nyo ba? May program na tayo tuwing piyesta. Siyempre gusto namin yan. Hatir tayo dyan. Eh, ito rin yung sobre para sa inyo. Thank you po. Okay. O, doon ba tayo sa susunod? Sino yung hinihingian natin, di? Hawakan mo to. Pwede ba tayo mag-usap? Gusto ko lang malaman kung totoo ba yung sinasabi nila. Bakla ka ba? Ha? Hindi ah. Hindi, Maylin. Lalaki ako. Ganto lang talaga ako kumilos. Kung ano yung sinabi mo, yan yung paniniwalaan ko. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na mahirap mabuhay nang hindi ka totoo sa sarili mo. Kaya sana, habang mas maaga pa, magpakatotoo na tayo. Drama naman ang jowa mo. Kababasa niya yan ang pocketbooks, no? Pero alam mo, Box, may point din si Maylin eh. Kasi ako, elementary pa lang, in-embrace ko na yung sarili ko na bakla ako eh. Kasi mas magaan at mas masaya ang buhay pag di ka nagpapanggap na panghing. Alam mo, madali lang sa'yo kasi tanggap ka ng mama at papa mo. Eh ako alam kong hindi, lalo na si papa. Kaya habang buhay ka na lang magkukulong sa aparador, habang buhay ka na lang magtitiis sa madilim at masikip mong mundo. Happy Fiesta po sa inyong lahat! Ayan, ang sigurado ko ba talagang gagawin mo to? Maraming salamat sa lahat. Tama naman yung sinabi niyo sa akin ni Maylin eh. Nakakapagod naman talagang magpanggap. Kung habang buhay akong magtatago, habang buhay ding madilim ang buhay ko. Ganun. Eh, teka. Handa ka na bang harapin yung galit ng tatay mo? Sigurado ka bang sa ganitong paraan talaga? Sa harap ng madlang tao? Bahala na. Para isang paliwanagan na lang. Sabi mo yun, ha? At tawagin na natin ang grupong susunod na sasayaw, ating palakpakan, The Sizzling Angels! Siyempre, masaya.
Ang saya kayang madami kang makitang taong napapasaya. Tsaka ang sarap na ipakita sa kanila kung ano ka talaga. Ah, di ba? Parang ibong nakalaya sa hawla. Teka nga lang, bakit ba ang lungkot-lungkot ang mukha mo? Maksi, uwi na kayong dalawa. Yun nangyari kanina. Ayoko na maulit. Ano lang po ko, ma-acting lang po ko. Gusto ko po kasi maging artista eh. Artista? Dancer siguro. Alam mo ba anak, kanina? Ang galing-galing mo sumayaw sa stage. Tuwan-tuwa kami ng mga kapatid mo sa'yo. Thank you, ma. Sana po si Papa matanggap na rin po kung ano ako. Balang araw, magiging proud kayo sa aking lahat. Itong baklang tong mag-aawon sa inyo sa hirap. Mag-aartista ko. Action! Bait! Pili na kayo ng bait! Press na press ang mais ko! Mas press pa sa nagtitinda! At mas press pa sa jawa mo! Mais! Ayon yung bumili ah. Bakit? Nagtitinda ako ng... Pwesto ko to, teka lang. Tinda ako ng maipindi ako, sindikato. Ano to? Lakas loob akong lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Regular akong nakakapagpadala ng pera sa aking pamilya sa probinsya. Ngunit kahit kailan, hindi ko nakalimutan ang totoong dahilan kung bakit ako pumunta rito. Hello? Hello, ma. Hello, anak ko. Ano? Napatawag ka? May problema ba? Wala, wala. Ang sayo-sayo ko sobra. Dito ko ngayon sa tapat ng ABS-CBN. Diyos ko naman, anak. Akala ko naman kung napano ka na eh. Di ba? Sabi ko sa inyo, mag-artista ako kaya pumunta ko ng Maynila. Ito na yun, no? Puro ka naman kalokohan eh. Ay, anak. Natanggap ko na nga pala yung perang pinadala mo. Salamat, ha? Mag-iingat ka dyan. Kaya rin, ho. O, sige na. Sayang ang load. Bye po. Ito lang po, ate. Thank you po. Pag-araw! Ano ba yan? Ano itong nire-report sa akin ng mga kasamahan mo dito? Napakabagal mong kumilos. Tuloy, yung mga customer na iinip, umaalis, hindi na bumibili. Sorry po, ma'am. Hindi pa po kasi ako masyadong sanay eh. Pero promise po, babawi po ako. Ay, dapat lang. Kesa naman bumalik ka sa pagtitinda ng mais. Di hamak naman na mas maayos to, di ba? Kesa bilad ka sa araw maghapon. Ayusin mo. Bakla! Ano na? Asan na yung share mo sa upa natin, Day? Naniningil na kasi si ating landlady. Ako, paano ba yan? Kulang pa yung pera po eh. Baka pinapag-uusapan mo muna. Hindi na nga pumayag. Naku, sulak na nga nung sulak kanina. Gong, anak, iniintay ko ipapadala mong 1,500. Ayaw na akong pautangin ng bigas dito sa tindahan. Ano ba to? Sabay-sabay naman eh. Wala na doon pambiling bigas sila ni Mamo. Naku, sabihin mo muna na mapapalayas tayo sa boarding house.
Hoy! Hoy, anong ginagawa mo? Oh, sorry. Ibabalik ko naman ito pag nagkasweldo eh. Tsaka nakasweldo naman ako bago mag-audit eh. Tara, sarado natin ito. Sama mo na ako. Kailangan ko magpadala sa pamilya ko eh. Oh, sige, sige, sige. Bakla! Mag-audition ako dyan! Oh, tingin mo! Te! Oh, kantahan yan. Bakit? Singer ka ba? Keri lang. Daanin ko sa personality. Malay mo makalusot, di ba? O kaya, baka may producer na makakita sa akin gawin akong artista. Oh, di ba? O sige. Take ko. Bakla, ano na naman yan? Problema na naman ba yan? Si Mom, pinababalik na ako sa burgeran. Ala! Bakla! Ala! Pag-araw, hindi ka dapat umaalis pag oras ng trabaho. Iniwan mo pang bukas ng kaha. Short tayo ng 500 sa daily sales. Sorry po, Ma'am. Ako po yung kumuha ng 500. Pero ibabalik ko rin naman po pag sweldo, Ma'am. Kailangan ko lang po talaga magpadala ng pera sa bahay. Ikaw ang kumuha? Ipagnanakaw yung ginawa mo. Ha? Paano kung di ko nalaman? E di uulit-ulitin mo pa yan. E buti na lang pala naisipan ko mag-audit agad kanina. Hindi naman po sa ganun, Ma'am. Sorry po kasi... Sorry! Pero sisanti ka na! Ma'am, huwag po, Ma'am. Bigyan niyo po ako ng second chance, Ma'am. Kailangan ko po ng trabaho, Ma'am. Kailangan ko supportan yung pamilya ko sa probinsya. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Pwede kitang ipapulis. Ha? Daan dyan sa ginawa mo. Sige na! Makakalis ka na! Alis! Kaya po. Kaya mo to, Brian. Eh, magkano naman kinikita mo sa mga trabaho mo dito sa Maynila? Diyos ko, 2K lang. Pero okay na rin yun kaysa wala, di ba? Tsaka malaking tulong na rin yung 1.5 para sa pamilya ko. Tapos yung 500, pinapanggastos ko sa isang buwan. Tapos, pambayad na rin sa bahay. 500 sa isang buwan? Oo. Oh, paano mo na pagkakasya yun? Kaya naman. Pero dati yun kasi may work pa ako. Pero ngayon, ewan ko na. Yung pamasahe ko ngayon, pinangutang ko pa eh. Kaya dapat matanggap ako. Eh, basta galingan natin. Kaya natin yan. Nahirapan ako makahanap ulit ng trabaho. Suntok sa buwan, nagtungo ako sa Pinoy Dream Academy audition. Sa pagbabakasakaling, ito ang sagot sa problema ko at ang katuparan ng pangarap kong maging isang artista. They don't know. Di pa pa ako tapos eh. They don't know. Next, please. Pagin lang yan. Pailan tayo nang try? Ang lungkot pala ma-reject sa audition mo. Kasi naman hindi ako singer eh. Pero buti ka pa ate, ang galing-galing mo. Congrats sa'yo. Hindi naman. Teka nga, ano nang plano mo niyan ha? Ayun, pag di nakapaghanap ng trabaho, balik ulit sa probinsya para magbuhat ulit ng truso. Doon naman, mag-give up ka kagad. Alam mo, huwag mo i-give up yung mga pangarap dito sa Maynila. Kaya nga number mo, isi-save ko mamaya. Papakilala ka to sa mga kaibigan ko, marami akong kakilala. Ibigyan ka to ng maraming trabaho. Ay, talaga, ate. Naging matalik kaming magkaibigan ni Kara. Sa tulong niya and her connections, naging janitor ako, alalay ng isang recruitment agency, at ang pinakabongga sa lahat, naging personal assistant ng isang boy band. Prince, pabot naman ang sapatos. Prince, nakita mo ba yung jacket na pula? Ha? Ay, taka lang, kunan ko sa mali. Prince, pabot naman ang tubig. Ah, ito na itong jacket. Ha? Yung tubig. Prince, yung hairspray naman. Pabot sa... Prince, pacheck naman yung phone. Parating na kasi yung pizza in order. Guys, guys, hurry up! Airin na tayo. Let's go, let's go! Let's go! Come on, come on! Bilis, 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 bilis! Come on, come on! Ay, natapos din. Nakalukat itong mga lalaking to. Ah, te. Hello, Gong. Patawag ka. Si Mama nag-labor na. Ha? Mahanap ka si Mama? O, sige, sige. Alagaan niyo si Mama, ha? Papadala ko ng pera dyan.
Papaalam na rin ako para makauwi ako dyan sa atin, ha? Ah, sige, sige. Smile siya. Ganda-ganda ng bata talaga nito. Kamukha ka talaga ni ate. Oh, pak, sa akin talaga ito nagmana, oh. Kalbo lang. Pero maganda. Oo, di ba? Ay, ma, pag wala pa po kayo palang naisip dito na pangalan ni Bunso, ako na lang magpapangalan. Kasi meron akong kaibigan dun sa Manila. Tapos ang laki nang naitulong niya sa akin talaga. At ang pangalan niya ay Kara. At ang ganda rin niya. Kaya pangalan din niya, Kara. Sige, maganda yung Kara. Kumusta yung trabaho mo doon sa Maynila? Nahirapan ka ba? Ay, hindi. Ayos na ayos, oh. Ay, naku. Ang saya-saya mo. Kasi lagi kami nasa studio. Tapos, ang dami ko nakikita ang artista. Feeling ko talaga, konting kembot na lang. Magiging artista na ako. Ay, ganda. Feel it talaga. Hindi mo. Ay, pa. Kaya pala gustong-gusto mong mag-Maynila para makapag-ladlad ka ron. Nagsisikap siya sa Maynila. Dapat matuwa ka dahil malaki na ang itutulong niya sa atin. Si Juliet ay isang kapilet o kaysa mang kapalaran. Ang buhay ko ay utang ng aking kaaway. Ito na ang ikinatatakot ko, lalo akong hindi mapalagay. Nasaan na? Mag-audition para sa kontrabida. Sorry po, Direk, pero wala ko po sila. Seryoso ka? Inaaksay mo lang oras ko dito. Sa susunod, huwag mo ko'y papatawag kung kulang-kulang naman pala. Para hindi na-aksay ang oras ng bawat isa. Naintindihan mo? Direk, kailangan niyo po ng kontrabida. May kilala ho ako. Sino? Ako. Talaga? Hamakin natin ang batas ng Verona. Hinding-hindi ako magdadalawang isip. Nakagatin ang aking mga daliri. Alang-alang sa paghihiganti. Nakuha ko ang role na yun sa theater play. Mula noon, ginanahan na ako mag-audition sa kung saan-saan. Kahit mga maliliit na role sa indie films, happy na ako. Nagagatin ang aking mga daliri alang-alang sa paghihiganti. Hamakin natin ang batas na Verona! Hindi ako magdadalawang isip! Nagagatid na lang ang mga daliri! Alang-alang sa mag-iingante! Ito naman tas ng Verona! Humagin natin ang butas ng Verona! Hindi ako magdadalawang isip! Nagagati ng aking mga daliri. Alang-alang sa pag-iigat! Huwag na huwag kang magpapatalo sa mga yan. Dahil mas maganda ka sa kanila. Huwag kang magpapatalbog. Tingnan na lang natin mamaya. Huwag kang masyadong pakampante. Cut! Sino yung nagsalita? Ha? Sino yun? Sino yun? Ah, Direk, siya po. Ako po yun, Direk. Sorry po, na-carried away lang po ako, Direk. Ano yung sinabi mo? Na, ano po, huwag po kayong pakampante. Gusto ko yung sinabi mo, gusto ko yung linya. Ojo! Ojo! Lagyan nyo naman to ng lapel. Paayos naman ang trabaho, hindi yung... Ulitin na, i-retake natin yung eksena. Gusto ko isama mo yung binitawan mong linya, ha? Opo. Ayos naman ang trabaho dyan. Patay tayo dito. Uy, galing mo ha. Alam mo may potential ka. Ano pangalan mo? Ano po, may ginagamit po akong screen name, Kuya Jason. Brand Damage po.
Brand Damage. Apo. Gusto mo gang maging komedyante ka sa TV? Ay, opo. Ang tagal ko na po pinangarap yung kong Jason is. Mapakilala kita kay Direk Bobot. Ay, salamat po. Salamat po talaga. Pa-burger ka, pagkatapos nun, ha? Stand by! Okay na, Direk. Rolling! 5, 4, 3, 2, action! Alam mo lang, lagi mo tatandaan, huwag na huwag kang magpapatalo sa mga yan. Dahil mas maganda ka, at huwag kang magpapakabog. Tingnan lang natin mamaya. Huwag kayong masyadong pagkampante. Cut! Good day! Para sa ikaka-improve ng ating teleradyo. At dahil dyan, meron na tayong mga colors. Ano ba yung baklang-bakla naman dito, Tigong? Nakakatawa kaya. Natatawa ako dyan sa kapatid ninyo. Matagal ka ng pangarap yan. Sana yun ang simula. Waki. Ayan. Oh, kumain na po kayo dun. Thank you po. Salamat. Ay, sisa. Oh, mga baklang hamog. Glass na ng bongga kasi minsan lang yan kaya lubos-lubusin yun na. Uy, Day! Inabangan ang buong barangay yung pag-guesting mo dun sa banana night. Ang level ng bongga. Fairness talaga sa iba. Ate, ayoko nito. Paano ko makakatak mo mamaya sa basketball? Sige na, okay lang. Maganda naman sa akin. Mukhang kiyoms yung bunso ninyo. Ayos at best. Ako ang gusto, basketball. Mm-mm. Oo nga. Okay lang yun. Para kompleto na kaming apat magkakapatid. Girl boy, bakla, tomboy. Balik ka ng papa mo. Masarap ba ito? Oo! Papa! Ayan na yung papa nyo. Paupo ka na doon. Kumain ka na. Pa, kain po. May lechon po. Oo, gulay yan. Magandaan mo po. Paupo ka na doon. Kumain ka na. Kain po. Oh, Ana, nagustuhan mo ba yung bagong bestida mo? Okay lang po. Gusto ko rin po ng rubber shoes, pantakbo. Pag-iipunan ng papa yan. Ha? Ayun na. Kumain ka na. Sabay-sabay po nating salubungin ang pride ng ating lugar. Palakpakan po natin, Miss Brenda Mage! Thank you so much. Sobrang init ang pagtanggap niyo sa akin. Grabe, kasi init ng araw. Speaking of araw, kasi araw na nga saan ngayon, di ba? So palakpakan mo natin ating mga sarili! Ang saya-saya ko kasi dati, isa na akong lisa. Ngayon, isa na akong kuto! Tsaka ang dami niyo ngayon, natutuwa talaga ako. Tapos, meron pa kayong patarpulin. Natatakot na tuloy ako sa itsura ko dyan. Parang kulang na lang talaga. Born sa gadet, nakalagay in loving memory. Dalawa pa talaga. Nakakaloka. Maraming salamat po. And I thank you! Brenda! Hindi ka nanood kay Gong kanina. Tawang-tawa kami kaya lahat sa kanya. Ayoko kasi makita o marinig na kinukutsa siya ng ibang tao. Baka kung ano pa magawa ko sa kanila. Hello, Kuya Jason. Andito na po ako sa Maynila. Oh, Brenda, nakausap ko nga si Direk. Tawagan na lang kita pag may magandang balita na, ha? Oh, sige po, kuya. Ay! Uy! Ano din na drama-drama mo dyan? Te, comedy queen ka, hindi ka drama queen. Ano ba? Yun na nga. Matumal pa yung gig ko sa comedy bar tsaka sa indie films. Inisip-isip ko. Baka hindi talaga para sa akin yung showbiz. Pinipilit ko lang.
hanap lang ako ng stable na trabaho para buhayin yung pamilya ko. Ay! Dai! Gusto mo ba mag-audition bilang entertainer sa Japan? Oh, may kilala akong talent agency! Japan? Pagsurbong? Ulagi as in Japan! Japan? Sa Japan? Japan! Yes! Oh, ano? Oh, sige po siya! Japan, Japan! Yes! Huwag ka naman ng photo. Basta papakilala ko na marami. Kung paganda na ako, hindi ko talaga. Pinalad si Brenda na makapagtrabaho sa Japan bilang isang entertainer. Naging malaking tulong ito sa kanilang pamilya. Marami sa mga Pinoy na customer sa bar ang naging tagahanga at kaibigan niya. Ngunit hindi akalain ni Brenda na mas magiging popular pa siya nang mag-viral ang ilang mga videos niya sa social media. Ito ang pagkain. Pero walang tissue. Sa Japan. O, oh, video ko kasi. Eh, tutor ko sa pamilya ko kasi sayang yung mga daon sa amin, di naman nakakain. Kaya kayo dyan, ang daon dito kinakain, kaya yung daon dyan pakinabangan nyo. Di lang puro kangkong kinakain. Ganyan, ano siya, cabbage. Ano tag ito? Ang pangalan nito? Tapos, walang kanin-kanin. Kain agad ko, saw-saw sa suka, may kalamansi. Ang saya-saya ko talaga dito sa Japan, lalo pag nakikita ko po talaga kayo na tumatawa, nag-i-enjoy sa mga ginagawa ko, mga kalokohan. Maraming maraming salamat po talaga. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili! Ay, naku, my God, hirap na hirap ako dito kasi pumunta ako sa isang convenience store. Kasi bibili ako ng mga kain doon. Pagdating ko doon, Pinoy pala yung yung cashier. Tapos nahalata niya na Pinoy ako. Hindi ko alam na Pinoy siya. Sasabi niya sa akin, excuse me sir, are you Pinoy? Sabi ko talaga, no I'm not. I'm Pinay. Oh, I'm Pinay, ganun. Tapos napansin ko, tinanong ko rin siya, are you Pinoy? Sabi niya, no, I'm not. I'm Pinay. Bakla rin pala si cashier. Thank you so much. Arigato gozaimasu, minasan. Bye-bye. Hello, Kirela. Oh, ikaw na, Kalbo. Thank you, Brenda. Ayan, now it's my time. Arigato, arigato gozaimasu. Omosiro katta yo, ii jan. Bakla, tingnan mo. Ang dami ng likes and shares ng pinos mo. Oo nga po, May. Hindi ko talaga in-expect na ang dami makakarelate niyan. Siguro kasi ang dami-dami ng mga OFW na katulad ko na wala masyadong alam, kaya ganyan, nakakarelate din sila. Oh, di ba, at least ngayon, social ka na. Siyempre, hindi naman mangyayari yun, Ma, kundi dahil sa'yo, no? Ang laki-laki talaga ng tulong mo, lalo na sa pamilya ko, Ma. Thank you so much po talaga. Ngayon, masabi ko talaga na Japan-Japan, sagot sa kahirapan, di ba? Basta ha, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo at chat. Malayong mararating mo. At dahil dyan... Kampay! 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 Isang-isang ito, tuwi. Gong! Natanggap ko na yung perang pinadala mo, yung 10,000. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking pera sa buong buhay ko. Si Mama talaga. O sige na, bilhin niyo na lahat ng kailangan niya sa bahay, ha? Tapos pag kulang pa, papadala lang po ako dyan, ha? Salamat, anak, ha? Mag-iingat ka dyan sa Japan. Bye po. Brenda, sweldo. Oo? Uy, sa day off, ha? Mag-shopping tayo. Hay nako, ikaw na lang, no? Kasi pag masashopping ko pa, ibigay ko na lang sa pamilya ko. Uy, Brenda, maglaan ka naman ng konti para sa sarili mo, no? Abay, ikaw itong nagkakanda o gagang kumayod ng kumayod dito sa Japan, eh. Meron din naman. Siyempre, inaalala ko rin naman yung future ko, kaya naglaan din ako. Kaso, hindi naman natin alam ang buhay. Malay mo, bukas makalawa, wala na yung Japan-Japan na yan. Kaya ikaw, nakakakalbu ka, nakakapadala yan sa jowa mo, kaya mag-ingat-ingat ka. In fairness, ha, may point ka. Jojo, ako pa dyan. Mamasyal na lang tayo. Let me think about it. Tara na! Hi! Nice to meet you. Huwag kayo maingay kay Masura. Kami makita kami yung bag. Diyan. Ito, maingay. Wala naman ang number sa bahay. Makita yung number sa bahay. Huwag kayo maingay kasi nabago kasi yung bag. Kita mo, Masura. May nang bit-bit namin. Diba sa larin? Bago kasi parang maganda kasi mamaya namin buksan kasi makamukha aming basurero. Pagpilian na lang namin ng mula. Wow! Bagong cellphone! Thank you, kuya! Ito pa yung pinupulot nilang sa basurahan sa Japan? Hindi! Mas branded yun, tsaka mas maganda yung mamahalin. Yan sa'yo medyo mabawang klase, pero original naman yan. Okay, pero maganda ka. Wow! Baril-barilan! Thank you, kuya! Ano naman ginagawan to? Humboy to si Ikay?
Hindi naman, ma. Kaysa bigyan ko yun ang hindi niya gusto na laruan, itapon lang niya, diba? Tsaka bata pa naman yan, hindi natin alam kung talagang tumbo yan siya. Ang importante, makilala niya yung sarili niya habang bata pa siya. Oh, ito na. Oh, yan, may bag dyan. Ang dami man na nabinigay sa akin, ah. Ay, naku, hindi lang yan. Meron pa akong pasabog para sa'yo. Ay, ito na muna. Tcharan! Hindi niya alam to. Hindi. Siyempre, hindi, di ba? Water dispenser. Ay, ang galing! Ano yan? Paano? Para hindi na kayo mahirapan pag nagkape kayo, hindi na kayo mag-uuling-uling. Meron na ditong pee. Pindutin mo lang, may hot water na. At kung gusto niyo ng juice, meron din ditong cold water. Oh, di ba? Ako lang ginawa nito, anak sa akin. Ginawa, pati yung kuryente natin, ang laki ng babayaran. Ayusin mo na nga yan doon. Oh. Sige. Pa, meron pa akong regalo sa inyo. Flat screen TV po para mas maganda na yung panonood mo sa basketball po. Gong! Kailan ka ba namin ulit makikita sa TV? Huwag natin isipin yun, ma. Ang importante, may stable na akong trabaho ngayon. Tsaka, hindi na tayo mahihirapan na bumili ng pagkain natin araw-araw. Tsaka, Pasko ngayon, marami tayong handa. Di ba? May lechon tayo. Tingnan mo. Hindi natin makakatay yung mga manok ni Papa. Alaga na, kain na tayo. Ikay! Alaga na, kain na tayo. Pa! Pa! Pa, alaga na. Kain na tayo. Sili, ayun si Papa niyo. Pa! Pa! Christmas! Kain na tayo. Gusto niyo po ng barbecue pa? Medyo masama lang ito sa kalasugan, pero masarap naman po yan. Freaky-tick! Andito ako ngayon sa bahay namin sa probinsya. O, diba? Ang fresh ko ngayon, ang ganda-ganda. Pero parang hindi masyadong maganda. Galing ako ng Japan, pero parang tugigaraw lang yung itsura ko. Pero, ang puso ni tatay, kaya po madali siyang mapagod, lagi nanghihina at nahihirapang huminga. May mga gamot po na dapat siyang inumin araw-araw at kailangan po ng regular na check-up para po mabantayan natin ang puso niya. Salamat po, Doc. Kailan pa po ba may nararamdaman si Papa, Ma? Sana napacheck-up na po siya para hindi na lumala. Wala na may dinadaing ang Papa mo eh. Alam mo naman yan, hanggat kaya magtitiis yan. Babalik na lang ako ng Japan para matastusan ko po yung pampagamot niya po. Hindi ba tapos na yung kontrata mo doon? Ako na ho bahala doon. Ako pa ba? Salamat, Gong, ha? Paano na kami pag wala ka? Si Mama, oh, nagdadrama pa. Agawan pa ako bilang best actress, ha? Kapalaga. Nandito na si Gong. Pa! 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 Bata pa yung mga anak natin, Pa! Bata pa si Gong. Bakit din nag-iiyakan? Hoy, Paco. Ano ka pa naman? Masamang biro yan, ha? Grabe talaga to. Papa ka pala nagmahala ng pagiging komedyante mo,
eh. Yan nga eh. Nagdadrama na lang tayo dito tapos magjujuke pa siya. Ayan, mabuti sa'yo ang gatas pa para mas lalo kang lumakas. Pag may kailangan pa po kayo, nasa kwarto lang po ako, tawagin na lang po ako. Teka, sandali anak. Dito ko muna. Kwentuhan mo ko. Kamusta ka na ba? Ha? Namimiss ko yung mga panahon na malakas pa ako eh. Yung nagtutulungan tayo sa trusahan ng tiyo mo. Lalaki na lalaki ka pa noon. Ngayon, ibang-iba ka na. Nung una, hindi ko matanggap na ganyan ka eh. Hindi dahil sa ayaw kong maging ganyan ka, kundi dahil sa ayaw ko lang na kinukutsaka at pinagtatawanan ng ibang tao. Ako kasi ang unang nasasaktan sa ganun eh. Kasi sa totoo lang, mas lalaki ka pa kesa dun sa mga tunay na lalaking kilala ko. Napakilaki na lang itulong sa pamilyang ito. Inanay mo, mga kapatid mo, nabigyan mo ng mga gamit na kahit kailan hindi ko may bibigay sa kanila. Maraming salamat sa sakripisyo mo, anak. Proud na proud ako sa'yo. Ngayon, hindi na ako natatakot na mawala sa inyo. Kasi nandiyan ka. Alam ko malaki ang pagkukulang ko sa'yo, anak. Sana patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sorry. Okay na po yan. Pa. Alam ko, pagod ka na, pa. Kung di mo na po kaya, pahinga na po kayo, ha. Huwag po kayong mag-alala. Huwag na po bahala sa pamilya natin, pa. Basta, gabayan niyo lang po ako, ha. Ma. Okay. Wala na ang papa mo. Thank you.
Anong plano mo ngayon, Day? Ayun, fly-fly ulit ng Japan. Alam niya, kailangan na okani. Napapagawa ako ng baler. Tsaka yun, John? Bahay! Eh? Ano, wala ka ng balak bumalik sa pagiging indie starlet? Paka-starlet naman to. Alam mo namang pang-horo lang yung mukha ko. Grabe siya. Ito lang. Hello? Ngayon. Boylet mo? Po! Showtime! Ha? Opo, showtime. Opo. Sige po. Showtime. Ba't tinawa ka ng showtime? May nag-refer din sa akin sa Miss Q&A. Pinapapunta ako for audition. This is my time. It's showtime! Starting with... Tubong Mindanao, isang construction worker, naglangoy papunta ang Maynila, ngayon ganap ng bakla. Naging recruiter, naging Japan entertainer, at ngayon isa ng vlogger. My name is Brian Roy Tagarao, also known as Brand Damage, from the city of the Golden Friendship, Cagayan de Oro City, province of Misamis Oriental. Yeah! At naniniwala sa isang kasabihang, di man ako manalo sa isang pagandahan, ba't di natin daanin sa suntukan ng magkaalaman? Aray! Thank you! Pili mo ba nanalo ako dyan? Oo! What's up, Magnum People! My name is Brian Roy Tagarao, also known as Brand Damage. And I am 29 years old. And I'm proud to represent the city of a golden friendship, Cagayan de Oro City, province of Misamis Oriental, municipality of Pasay, barrio ng Sulana. And I thank you. Brand Damage, congratulations! Mukhang araw mo yata ngayon dahil ang magtatanong sa'yo ay si Miss Charo Santos Concho. Kung gagawan mo ng titulo ang talambuhay mo, gamit ang isang salita, ano ito? Channeling o Kumelavu? Thank you so much for that wonderful question, ma'am. I believe, kung gagawin kong kwento ang buhay ko, ang title ko nito ay Kumelavu. Diba? Hindi nyo rin naintindihan? Kagaya po ng pangalan ko, Brain Damage. Simbolo ng kaguluhan sa aking utak. Brain Damage. Brain Damage. Ibig sabihin, magulo. Ang dami kong pinagdaanan mula bata hanggang sa paglaki ko, sa pangungutya, sa lahat ng trabaho, lahat. Lahat ng hinanakit sa puso ko, sa buhay ko. Discrimination, everything. Andito ako humarap sa inyo. Kaya pag ipakita ko to sa inyo, it doesn't matter kung magulo ang title nito. Ang importante, ma-inspired kayo sa kwento ko! And I thank you! Sayang, Gong, hindi na inabutan ng papa mo. Pero alam mo, alam ko tuwang-tuwa siya ngayon. Matagal niya na kasing pangarap na mapagawa yung bahay na yan para daw lalo tayo maging komportable. At ikaw ang tumupad nun. Siyempre po, yung pangarap ko po, yung pangarap niyo rin po. Sana nga po kung nanalo ako ng Miss Q&A, naku, hindi lang ganyang bahay mapatayo natin. Tsaka mamamasyal tayo buong pamilya with Karo. Oh. Ganun. Ano ka ba? Sobrang-sobrang na kayang ginagawa mo sa amin eh. At sobrang proud kami sa'yo. Alam mo anak, kahit saan nandun ang papa mo, alam ko ganun din ang mararamdaman niya. Aba, parang nga akong nanalo ng 100 corona. Dahil ikaw ang naging anak ko. Yes! Brenda! Brenda! Brenda, congrats! Picture naman kami na anak ko. Ay, na, ako kukuha. Ay, marunong ako. Ay, taray. Teka. Oh, ayan. Dapat maganda ako dyan, ha? Oh, ayan na. Smile! Ayan. Oh, tingnan mo. Ay!
Brenda. Ganda! Ate Brenda, thank you po kasi po na-inspire po ako umami kay mama na bakla ako. Gagaling ako po para po maging katulad mo po ako. Alam mo, mahirap na malungkot maging isang bakla. Lalo na sa mga katulad ko na kailangan may mapatunayan ka muna sa sarili mo para matanggap ka ng buo ng pamilya mo. Pero, yung pressure na yun, dun ka humugot ng lakas at inspirasyon para marating mo ang ngaring mo sa buhay. And I, thank you! Oh, di ba? Marunong siya. Salamat ulit, Brenda. Tara na na. Oh, upaganta ka kagaya ko, ha? Thank you. Salamat po. Ang Miss Q&A ang nagbukas sa akin ng mas maraming pintuan para makapagpasaya ng mga tao at upang patuloy na makatulong sa pamilya ko. Hinding-hindi ko kinakalimutan ang mga taong tumulong sa akin para maabot ko ang lahat ng ito. Lalong-lalo na ang aking pamilya. Hanggang dito na lamang po, nagmamahal, Brenda. Mas nagiging matamis ang bawat ngiti at halakhak matapos nating malampasan ng maraming pait at pighati sa buhay. At kung masarap sa pakiramdam kapag napapasaya mo ang maraming tao, higit na mas masarap ang mapaligaya mo ang taong pinapahalagahan mo sa buhay, tulad ng iyong sariling pamilya. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay.